Tubos na nga yung ulo, ano? Lambot na ngayon. Ha? Ang lambot na, oh. Bago ba? Ito hindi, eh. Okay na ulit yung kabit na nangyari na parang walang nangyari. Okay, good morning again. Okay guys, ganito pala ka-complicated yung ano, pag tatanggal ng gulong ng PCX. Ano, 115, ito 160 pa rin lang siguro. Tinatanggal din yung swing arm. Ito, itong banda rito, tatanggalin din yung shock, pati tambocho, bababa mo, caliper, yung preno. So ngayon, ayan, ibabalik na natin. Isang ipak natin dito ulit. Ito siya. Tataas natin yung shock. Yan. Balik natin. Yan. Okay. Ayan, ibalik na natin sa ano, axle. Sasalpak na natin. Tutugma na lang sa spline. Ayan. Ayun, salpak. Kailangan nakasalpak ng gusto. Ayan. Lalagay natin to. So, ito yung spacer. Unahin to, baka babaliktad. Dito nyo ilagay. Ito. Yan. Tapos saka to ilagay. Tapos to. Itong number na to, 24 na socket gagamitin para dito sa nut ng axle. Yan, kapabit natin. Okay, babalik na natin yung tornillion tapaludo number 10. Yan lang kasi alisin yung ano na to, tornillo na to, para mabaklas yung swing arm. Yan, dalawa. Lalagay muna natin yung tornillo na shock para may lagay natin ito yung iba. Yan. Siglit. Kasi kailangan nating ilpitan to. Magamit tayo na ano, medyo pagtanggal ko kasi kanina tigas, so balik yun na medyo nahigpit pala ito. Patamaan. Babalik natin yung mga bolt ng ano, itong line ng hose ng preno.
Gagamit tayo dito ng 8. Okay. And then, i-fix na natin yung ano, yung line ng hose ng preno, tsaka yung fender. So, kakabit na natin ito, caliper niya. Yung caliper niya, may special tools ito. Nagamitan ng star. Ito, star. So, dapat may ganito kayo. Okay, kakabit na natin. Ito yun, oh. Okay, ulitin natin ulit. Kailangan ito pag binaklas yung gulong, tatanggalin muna natin tong shaft. Tapos tatanggalin ito. Kanina kinabit natin, so ito tinatanggal. Tinatanggal din tong gilid ng tapaludo na to, yung mga bolt na to. Tapos ito, yan. Ano ito? Parang star screw. Yan. Ginawa pa nilang ganyan. Medyo mahirap. Maghahanap ka pa ng special na tools na lang ng mga nut katulad nito. So ito, tanggal din to bago mabaklas yung gulong. Ayan yung nut niya, tatanggalin. Tapos sa gitna niyan may spacer. Hindi rito nakalagay. Kanina kasi nilagay ko dyan. Tala ko rito. So, dito yung spacer. So, tuloy natin pagkakabit dito. Yan, ibabalik lang natin yung mga bolt dito sa swing arm. Tapos, babalik na natin tong tambocho. Okay na siya. Ito, gagamit tayo ng number 14 dito sa bolt. Bit natin. Mag-over torque. Sobrang higpit. Kanina tinanggal ko sa original pa ng Honda to. Nahigpit. Hindi siya ganun kaano. Tama lang. Kung wala naman tayong torque, ano, torque wrench. Panukat. So, kansya na lang. Okay, naikabit na natin yung bolt dito sa swing arm. So, okay na. Chinik ko na lahat. Mahigpit na. So, kakabit na natin yung tambocho. Ingatan lang pala yung dulo sa pipe kasi meron doong sensor ng ano, CO2. Baka maputol. Papakita ko lang yung ano. Ito yung ginagamit natin, sabi ko. Star screw. Or star tools to. Star tools yata. Basta ganito ang itsura. Kamali lang ako ng sinasabi. So ganito siya, oh. Yan. Patawag yan. So, yung sukat niya, ang sukat niya, T40. Yan. Para dyan siya. Sa dalawang ano ng caliper. So, ulit. Itong nut na to, sa gitna, 24 yan. Kailangan mahigpit din siya. Kasi ito lang yung ano dyan. Pumipigil pa nagpipreno. So, kailangan mahigpit. Pag natanggal yan eh, mahirap na. Ito, number 14. Bolto. Ito natin. Okay. Gamit tayo ng number 14 na 14mm na sakit. So, kailangan sakit gamitin pang hindi kayo mahirapan. Tatlo to. 1, 2, 3. Ito pang tatlo. So, gagamit tayo ng socket wrench 10mm para dito sa
ng motion niya. Okay. I-fix na natin yung tambotso dyan. Okay na. Tingnan nyo rin, baka maalis yung exhaust pipe gasket nya. Magkaroon ng singaw. So, dito na natin, i-fix na natin to. Babalik na. So ganoon ka-complicated ang pagbang class ng ano. Buti na lang tubeless ito. At ayaw mong magbaklas ng tire sa kalsada. Basta may dala ka lang na panghangin. Marami naman nabibili ngayon sa online. So nakaka-uwi ka or tinatamad ka pang magano pa-vulcanize kung ayaw mo ng pasak, dahil ang pasak mas lalong lumalaki yung butas ng gulong. Ako ayaw ko ng pasak, nasisira yung gulong. In case of emergency lang ginagamit yung pasak sa para sa akin. So yan, fix na natin. Okay na, nahigpitan na. So ang tambotso ang pinakahuling ikabit. Ito rin yung pinaka unang baklasin kapag magtatanggal ka ng gulong. So una, gagamit ka ng 14mm. Yan, sakit. Ito, tatlo. Yan, ulitin ko ulit, tatlo. Tapos sumunod, pag nabaklas mo na, gagamit ka ng 10mm para dito sa dulo ng exhaust pipe niya. So pag nabaklas, baklas ang pipe, yung tambotso. Tapos din, babaklasin mo itong linya ng preno. Tapos baklas din tong ano, shock. Tapos baklas yung caliper niya, brake caliper. Ayun, pagkabaklas, huli na yung swing arm. Tapos ay hindi muna swing arm pala. Babaklasin mo muna yung pinaka axle nut dito. Tapos may squeezer sa gitna. Tapos saka ito, bababaklas yung buong swing arm, then yung gulong na. Yun siya. So, yun. Ganun siya. Pagbaklas ng gulong ng PCX. Sa Inmax, ganun din yung Inmax. So, buti na lang. Tubeless siya. Nakaka-uwi ka. Kung ayaw mo pang ipa-vulcanize, pwedeng hangi-hanginan lang. Basta hindi malaking butas. Ang tubeless ganun eh. Hindi siya madaling ma-flat. Ito, bago ko pina-vulcanize, ginamit ko muna ng siguro around 50 kilometers. Nakauwi na ako ng bahay, ginamit ko ulit ng around 50 kilometers. Nagamit ko pa siya dahil kahit napakalaki kanina, pinakita ko yung laki ng pako, pero hindi naman kaagad sumisingaw, mahina lang. So nagagamit ko pa. So nagdesisyon ako na tanggalin yung ano at ipa-vulcanize. Ayoko yung pasak dahil nasisira lalo yung gulong. In case of emergency lang ginagamit yung pasak. So ayun, sana may natutunan kayo sa vlog na ito at makapag-share din sa inyo ng mga natutunan ko. Yung DIY kung tawagin, ikaw lang ang gagawa, walang ibang mekaniko kundi ikaw ang gagawa. I-try ko na siyang paandarin at subukan ko yung preno kung tama naman. Ayan ha, kung tama ang pagkakabit ko. Pag hindi tama, sumasaya dyan. Ayan, umaandar na siya. So, revolution natin. Ayan o. Okay. So, ang alog. Nakafix lahat. So, ang ginamit nating mga tools, halos, yun, sakit lahat. Nag-iisa lang tong T40 para doon sa caliper. So yan, gumamit tayo ng T40 number 40. Gumamit tayo yung deep socket na 8mm.
gumamit tayo ng 10mm deep socket, gumamit tayo ng 12mm, gumamit tayo ng 14mm, tapos dito sa axle nut nya gumamit tayo ng 24, number 24. So yan ang ginamit natin, puro socket. Mabilis lang naman, kaso lang napakaraming tanggalin.